That was the first anime that made me cry. And also the first anime that teaches me a lot of lesson in life. Hey guys, I'm Jaya Gunner from Keepsakes. And I'm doing a panel right now, so enjoy lang kayo dyan and watch as we talk about how Naruto changed these people's lives. Once again, we have ang Choji TV ng Pinas, Kelse, Mask Hokage, and Vera Mari from New Game Plus. Alright, let's start the show. So first and foremost, na-introduce natin sila. We got to know each and every one of them. So let's ask, sino ang pinakamatandang ano dito? Sino ang oldest sa inyo? Choji, ikaw ba? Ikaw ba? Umamin. Choji. Ano yung bata pa ako, 16 pa lang ako. 16? 16? 16 season 2? Ako din, 16 lang din eh. 16 season 2? Ikaw ba, Bobby? Ikaw ba, Bobby? Ano pa lang? Magsi-16 season 2 pa lang. Malayo pa. 16 ano? Season 1.5. Ganon. Choji, how did you end up watching Naruto or reading manga? Ayan. Pinakauna yung maganda yung ano, paano ka nakapanood? Oo, paano? Nung unang panahon. Nung unang panahon? Ah, sige, tuloy mo. Di ba? Pagkagaling mo ng eskwelahan, di ba? Saya-saya ka, uwian na. Sabi ko, uy, sakto, uwian na. Wala na akong gagawin sa eskol eh. Di, uwi na ako. Ngayon, syempre, wala pang internet nun. Di ba, dial up pa yung mga internet nun. Oo. Wala kami nun. Ha? Dial up? Wala kami nun. So, syempre, ang ano mo, ang source of entertainment mo ay television. TV, oo. Ayan. So, syempre, magbukas mo ng TV, syempre lang, manonood ka ng mga Korean drama, mga Mexico drama, di ba? Telenovela! Syempre, bata ka. Syempre, papanoorin mo mga cartoon-cartoon. Oo. Ayan. So, nakita ko, sabi ko, ayos to ha. Ninja pala tawag dito, sabi ko. Ayun na yung simula nun. Ayun. Nakita ko, si Naruto pala yan. Ginto pala siya. So yan yung panahon na ang ABS-CBN nasa ere pa at nag-ere ng Naruto ng 4:30 ng hapon. Yan! Sakto, weekdays. Weekdays, mga kaibigan. Alam, Monday to Friday. Alam na alam yung oras, ha? Magkasing tanda lang po kami ni Tito Choji. Tito na, may pamangkin ka na? Meron na ata lang. Ayun, meron na rin ako. Dito, Phil. High five, Miss Fabio. Yun, no? Kaya talaga, tinatawag na rin nila akong Ninong Ray. Ninong? Nag-unat talaga ako ng nakaraang event. Sabi nila sa akin, sabi, tinatawag ako Ninong Ray. Sabi ko, wag ako, nag-cosplay ako ng Ninong Ray. Tuturo ako kayo magluto in 3 ways. Yun, no? May libre din po ba ang pagkain? Meron din, syempre. Okay, sige. Sino, Mask Hokage? Ikaw siguro ang pinaka, second na oldest among the panelists. So, unahan na kita. Same question kay Choji. How did you end up watching Naruto? Matagal na, the first time na napanood ko siya sa TV, yun nga sa ABS-CBN pa. Oh, ABS pa. Because of my brother, and I have no idea what's the anime all about. Okay. And then, ang pinaka first na nakita ko dun, yung laban ni Sasuke, tsaka ni Naruto. And then, that time, na-entertain ako. And then, out of my curiosity, sinearch ko siya sa Google. Mm-hmm. And I realized, manga pala siya. Manga, and then, okay. May adaptation ng anime series. Yes. And then, syempre, yung pinapanood ng kuya ko is matagal, latest episode na. So, kung papanoodin ko yun, I will definitely not understand the story. Mm-hmm. So, pinanood ko siya sa first episode ng Naruto, hindi pa siya Shippuden, hanggang sa pinaka-latest. Okay. And then, I realized na yung anime na Naruto is more than just an anime kasi it's not about the good fighting scene, but it's also teach you about life lesson, those meaningful learnings na ma-adapt mo sa life. Yan. Especially yung mga quotations nila. Each character I remember may mga quotation like si Naruto, I will never get back my words, that's my ninja way. Ayun. Yun yung nag-encourage sa akin ng panoodin ko siya kasi maganda yung story. Ayos. Alam mo, Jay, nung nagsabi siya, nung pagkapanood mo nung, di ba, pagbukas mo TV? Oo. Hindi naman episode 1 yun eh. Oo. Nasa parang sa bandang gitna na nga eh. Yun din ako, sabi ko, ganito pala yun. And then, syempre, gusto kong malaman ano ba talaga yung pinakaunang-unang talaga nangyari. Oo. So, nangyari, bumili ako ng DVD. Yun, ha? Saan DVD yun? Saan yun? Bumili lang ako sa kanto, may nakita akong babae, nakaupo, nakatalikod. Tapos katabi niya may Naruto, tapos may Benten. Basta nakita ko doon Naruto, nakalagay 300 episode, mga ganun. Ayos. Yung sa loob na lang isang DVD, di ba?
DVD, DVD, DVD. Ah, DVD, DVD. Wala ba? Meron yun. Netflix na out ako. Na yun lang, naalala ko lang nung nagkwento nga siya. Uh-huh. Na, kasi nga sa TV nga, nasa gitna na nga. Uh-huh. Kung baga nagtataka ka, bakit sila nag-aaway? Diba? Paano ba magkaibigan sila? Oo, diba sabi ko, ba't sila nag-aaway? Diba? Bilang may iyakan. Oo, tapos nagulat ako, merong ano, ganyan. Merong naging halima. Oo, sabi ko, bakit sila may malaking palaka? Sabi ko, ba't ano, malaki? Ba't gano'n? Okay. So, yun nga. Uh-huh. So, yun, Vera, ikaw naman. Yan, no? Pare-parehas lang naman siguro tayo. Ganun din yung experience ko. Umuwi ako ng school, bukas ko ng TV, may Naruto. Pero totoo lang, talagang matagal ako nanonood ng anime. Bata pa lang ako. Kwento mo nga yung bago yung Naruto, ano yung unang napanood? Yung mga cardcaptor sa Korra, yung mga ganun, mga Slam Dunk. Mga Ray Earth. Uy! Dati sa AXN. Eh, yung mga ate ko kasi, yun talagang mga weeb. Ah, nahawaan ka. Mas matanda sila sa akin. Eh, swerte, hindi ko sure kung swerte sila o hindi. Pero nung napanood ko yung Naruto, na-addict ako. Wala pa akong alam, hindi ko pa alam yung episode 1. Doon na nag-start ako sa very middle, na-addict ako. That's all I ever talked about. Before that, it was Harry Potter. Pero nung Naruto, kada bukas na bibig ko, Naruto this, Naruto that, Naruto this, Naruto that. Then finally, bumili na sila ng DVD. Okay. Thank you very much, Vera. No? Ito malupet. Actually, mabilis lang naman ang tanungan natin. No? Pero of course, I'll start with Vera. Sa lahat ng napanood, the moment you watch Naruto, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo doon? Siyempre, never give up. Yan. Yun talaga. Never go back on your word, never give up, and always fight for what you believe in. Even if the system tells you. Anong gentle? Hindi, ito lang yan eh. Never give up, never what? Never give in. Never back down, never what? Yan tayo. Hindi, nagkamali ako sa spiel noon. Okay, sige. Mas Hokage, what's the biggest lesson that may binigay sa'yo ng Naruto? Biggest lesson for me is to keep going through life. Kasi same with Naruto, we both lost father. And that's the very big impact in my life, yung mawalan ka ng tatay big certain accidents. Oh. And then as I watch Naruto, same scenario, nawala siyang tatay, he keeps going with life, even though wala siyang family na literal like in a blood, there are people around Naruto na tinuturo siyang family. So in my case, I have a lot of people around me na nagmamahal sa akin that serves as my second family. And that's the things that I have learned, that you have to keep going no matter what happened. Tama, yun yung ano, itinatawag nating found family or chosen family. Yan. Sometimes it's not the circumstances you're born with, it's what you do with them talaga. Yun. Tsaka talaga pamilya na rin talaga matuturing mo na kahit hindi mo kadugo. Kumbaga, basta lagi mo lang nakakasama, maayos, hindi toxic, okay naman. Ayun. Eh, siyempre, hindi. Ayan na, excuse me po. Choji, I'll pass a question to you. Yung mga sagot nila, kasagot ko din sana kung ako yung nauna eh. Ayan, maganda nga yun. So ako, para maiba na lang, no? Meron ako naalala bigla na isang episode na may problema si Naruto. Ngayon, para ma-comfort siya, pinakain siya ng ramen. Oh. Dinala siya ni... Nakalimutan ko na sino yun. Nilibre siya ng ramen. Sino nilibre sa kanya? Sino nilibre? Iroka. Ayun, yun. Si Iroka, yun. Kaya talaga, food is life. Pag malungkot ka, kain ka lang. Yeah! At tawag mo, ladies and gentlemen, ang tawag doon, stress eating. Inunahan ako eh. Inunahan ito eh. Alam niya eh. Kasi gawain ko rin po yan. Yeah, diba? Wait lang. Sabi niya, pag nung malungkot daw si Naruto, nilibre daw siya. Oo. So kapag malungkot din ba ako, nilibre mo din ba ako? Hindi, ako muna. ako nagsabi lang. Ayos. Ako nakaisip eh. Pero ayun niya, no? Talaga na kahit na, yun nga, sabi niya, kahit niya wala kang pamilya, di ba? Meron at meron yan. Meron ka at makikita, natutulong sa'yo. There's always blessing, di ba? Tapos hanggat naniniwala ka. Uh-huh. No, just, ano nga, gonna keep you. Ayun lang. Ayun ulit tuloy. Tuloy-tuloy lang. So,
ako di ba may song yun sa Naruto? You are my friend. Yun, no? Ayun nga. Ano, maganda nga yun. Dati fighting, pa, yo! Kailangan fighting dreamers talaga. Mm. Yes. Kung may dream ka, you fight for it. Yan! Kaya ako talaga... Nag-dream lang ako. Joke lang. Hindi, yun nga. Alam naman din ni Jay yun. Na, wala, tuloy-tuloy lang sa content, di ba? Ito, makita ko to sa, ano sa about event na puntahan ko eh. Oo, oh, alam naman Jay, cellphone lang kami dati. Oo, oh, di ba? Hanggang ngayon, naka-cellphone lang ako eh. Oh. Ikaw may SLR ka na eh. Oo, di ba? Swerte lang, kumbaga yun. Tuloy-tuloy lang. Pakaram ka rin yung gento eh. 13 million, di ba? Ganito yung mga gusto ko. Hindi, pero tinignan ko yung content mo, papi. I love it. Consistent di talaga ang gagaling. Kung ako magaling lang ako mag-ganon. Kagawin ko din yun eh, kaso ganun ako marunong. yung galing niya pang Hokage talaga. Oo, ang galing. Tinignan ko talaga. Hindi ko alam anong tawag dun eh. Sa, alam ko may yung tawag dun. Finger. Ayun. Ang tawag? Ayun, finger cutting. Ang kaya ko lang mag-cut. At saka, ano, kumain, yan. Basta ako, masasabi ko, kaya ko mag-cut and paste. Yan, yun din, copy-paste. Copy-paste tayo, ma'am, sir. Galing, ganda ng content. Very unique. Akala ko nga sabihin yung cutting, yung hindi papasok sa school, wag ganun, ha? Ay, oo, wag ganun. Pero, uso pa ba sa atin yun, nagka-cutting? Ako naman, siyempre, aminin ko naman, nag-ganun ako nun. Nag-cutting din ako once, lalo na kapag alam ko naman wala namang gagawin sa school. Yung susulat lang kayo sa yellow paper. Diba? One half, one fourth. Diba? So sabi mo lang, uy, pre, surat mo na lang yung pangalan ko sa yellow pad. Wala yan, no? Yan. Eh, yung mga special ninjutsu mo, absent ka pero nandun ka. Oh, di ba? Ano na yun kung yung prof mo yung nagka-cutting, laging late? Ay, naku. Sabi ko, sabi ko, ay sir, lagi ka late. Minus ka sa akin. Sa ano. Pag gina-raidan, which reminds me yung kukwento sa akin ng boss ko, which is, pag late yung prof mo, tapos ang klase. Meron kami nun. Di ba late siya? Oh. Isang oras na yung klase namin. Oh. Tapos 20 minutes, wala pa din siya. Erig kaming lahat. Sabi namin, oh, alam nyo na. Lagay kayo, yellow pad. Lagay nyo sa table, asa tayo. Lagay nyo doon, bakit? Sir, late ka sir eh. 15 minutes lang yung grace period, 20 minutes na wala ka pa din. Sana ganun si Kakashi, no? Ganun kay Kakashi, lagi siyang late. Tayo na lang, no? Tayo na, ewan ko ba? Ayos. Right. So, yun nga, no? We learned life lessons from Naruto. We learned life lessons about brotherhood, friendship, loyalty. Especially loyalty, sinong loyal dyan? Yan! Ako. Okay, eto ang tanong. Sige, unahin na kita. Sino? Ikaw, Choji. Ako. Oo. Sa lahat ng mga ulmabas na titles ngayon. Titles? Lahat ng anime titles. Ah, anime titles, oh. Oh, sige. Sa lahat ng mga titles ngayon, we talk about loyalty. Mm. Natuto ka na. Pero bakit Naruto pa din? Siyempre, parang ano yan eh. Ano? Natuto ka na, bakit siya pa din? Mahal mo eh. Yan tayo eh. Hindi, ano, kumbaga, sa pagkain, ganito na lang. Kunwari si Naruto is, ano, leche plan. Ayan. So, yung ibang anime, ibang ulam. Oo. Diba? So, tinikman mo, nasarapan ka. Oo. Kakain ka pa rin ba leche plan? Siyempre, masarap yung leche plan, diba? Diba? Kasi masarap. Ganun yun. Ito, Chochi, pahabol lang na tanong. Oh, sige. Diba, ang leche plan matamis? Oh, matamis. So, di ba media ka? Oh. Media betis? Media betis, wala pa naman. Buti wala pa naman. Yan yung joke ni, ano eh, bless you manong Mike Enriquez. Ah, yan yung joke niya eh. Pag sinabi yung media betis yan. Yan, ako. Kaya, guys, always drink water. Water. Water is the toughest drink. Alright, okay. Sige. Mas Hokage. Bakit siya pa din? That was the first anime that made me cry. And also the first anime that teach me a lot of lesson in life. Mm-hmm. As being independent and being consistent in life. Okay. Same time. Do you remember yung moment na pinaiyak ka? Yung pinaiyak? I remember that's a flashback scene kasi. Vietnam War flashbacks. Flashback scene. Actually, hindi ko pwedeng i-joke yung Vietnam War, pero sorry. Sige. Back to the question. Do you remember the time na pinaiyak ka ng Naruto?
There are so many scenes, but my the most favorite scene na umiyak ako is nung binuhay ni Kabuto si yung mga Hokage revival, and then yung nag-reunite sila ni father niya, ni Minato and Leonardo. That's the whole episode na I keep on crying. And then mag-a talaga yung mata ko kasi nga nakarelate ako dun sa story na yun, and hindi yun yung scene na hindi ko malilimutan. Napakaganda, it's a very beautiful scene. Napaka-meaningful, very inspirational siya para sa lahat. At umere yun, mga around 10-15 years ago. Right? Right. Ganon. Kasi, 2023 na ngayon eh. Kailan umere ang Naruto sa ABS? 2000? Oo, oh, ganon. 2005. Okay. 2006. So, mga almost 20 years na ang Naruto since it aired. And the reason why... Itong Red Cloud Interactive talaga ang tawag dito sa organizer na to. Pero kilala ko to bilang NCPH, Naruto Cosplayers Philippines. Hindi mawawala yan sa recent memory. Vera, the question, natuto ka na bakit siya pa din? Siyempre, it's my ninja way. Yan! Ang simple ng sagot. I like it. I love it. Kung may impact talaga sa'yo at ginawa mo, identity ko na siya eh. Lagi, ika nga, nung bata ako, yun lang talaga ang buhang bibig ko. Until now, ganun pa rin. Hindi ko alam kung ano talaga yung reason. It's not just the story. It's also all the friends I made along the way. Siyempre, yung mga nakilala ko, tulad ni Choji. Yeah, katulad ko. It's also what got me started into cosplaying. Oh. And look where I am now, right? Look what the things I'm able to do because I started cosplaying. Ako, padami nagagawa na si Vera. The friends I've made. And, you know, it's the thing that unites us together din talaga. The things we all like. And since we all like Naruto, it's something we can talk about, something we can all relate to. And parang, ayoko namang sabihin parang religion, pero parang ganun na din. Diba? Like, it's the same thing. Like, yung questions mo kanina, ano yung mga life lessons na-learn mo dun from Naruto. The same thing with, it's the same impact nga. Since it created such a huge impact in my life, that's how I give thanks to it. Ganun. I see. Ninja way na talaga. The ninja way. So in short, ang sagot po niya is the real Naruto are the friends that she made along the way. Yeah, ayan. Tama. Sige. We're all here at Naruto Day. We're celebrating Uzumaki Naruto's birthday. Vera, I'll start with you. What, di ba, we talk about, how did you end up cosplaying as Naruto? And you mentioned how that helped you end up doing cosplay. Aside from Sasuke, that you're dressed up right now, bigyan mo ako ng pinaka-memorable na cosplay mo from the series. Ah, actually... Okay, muna, Choji, si Vera muna eh. May memorable din ako sa kanyang cosplay. Sige, mamaya. Kwento mo mamaya. I actually already have at least 11 cosplays. Parang kulang na lang i-good cosplay group na lahat ni Vera. 11 cosplays from Naruto. Yeah. So, gusto mo enumerate ko? Go ahead. So, I have Sasuke from the from the Fortunobi War. I have Charasuke, yung Sasuke from Road to Ninja. Yes. Yung malanding Sasuke. Oh, yung ibang version. Meron din akong Itachi. Yan. Deidara. Kushina. Hinata Shippuden. Yeah. Hinata the Last. Uy! Hinata Wedding version. Gusto ko yun. Ganda nun. Meron din akong Karin, which I also made myself. Meron akong Rin. Sino pa ba? Meron din akong kinosplay sa Boruto for the sole reason na this girl na sobrang side character lang niya from a filler episode is dahil naging medyo boyfriend niya si Konohamaru. Pogi si Konohamaru sa Boruto eh. Kaya kinosplay ko yung... Hindi ko alam ang pangalan nga nun eh. Parang si, meron nga siya naging... Oh, si Lemon. Hindi ko alam mo alam. Kinosplay ko yun si Lemon. Kinosplay ko din si... Trial pa lang, pero Tsunade, saka Orochimaru. Pero hindi ko pa nare-release. Ayun, no? Sige, looking forward to the two cosplays you mentioned. Tsunade and Orochimaru. I'm looking forward to that. Yeah. I'm imagining na, right now, na ikaw referee, kasi ang katabi mo,
para magutol yan, pero 'di ba, recent story, nag-aaway yan, 'di ba? Ikaw yung referee. Oh, referee talaga dito. Oh, bakaya ka na sa middle eh. Tatagan ako silang dalawa eh. Ayan. Ayan. Kaya yung nasabi nga ito ni Vera kanina, yung lalo na yung wedding, sobra kasing, di ko alam kung ikaw lang magawa nun o meron pa, pero sobra kasing unique nun. No hinata wedding. May picture ako. Actually, I sell meron po doon. Bili na po kayo. Print po, A4. From Vera, mga kaibigan. Napakaganda po. So, yung photo cards ko, they're all mga Naruto, all of my Naruto cosplays lang. So, okay. Andun yung wedding hinata ko. So. Yes. Sige, tignan ko yan mamaya. Sige, bago muna si Choji, si Mas Hokage muna. Gusto ko i-spotlight si Mas Hokage. Again, katabi ko po isang 13.3 million TikToker na pangarap namin ni Choji. So, sige. Bakit? Why did you end up becoming Mas Hokage? Gusto ko rin yung itatong eh. Diba? Kasi diba? Nga, Mas Hokage. So, bakit siya yung pinili mo na character na maging character mo in your TikTok? Kami, hindi kami importante dito. Si Vera at saka ikaw importante dito. Of course. Bakit ikaw si Mas Hokage? Ano ang alamat ni Mas Hokage? Yeah, bakit siya yung pinili mo? Ba't si Naruto? Sige, kwento mo sa amin. That was 2019. Even before the COVID, nakamask na ako. Okay. Ganito kasi yan. The story behind this mask, ba't di ko siya inaalis? Hindi, kahit ano lang. Kahit yung as Hokage. As Hokage. Mamaya natin tanungin yung mask sa Mask Hokage. Medyo mas personal yung mask. Mask Hokage in TikTok. Bakit Naruto yung pinili mo na ano? Meron naman dyan. Pwede naman yung any isekai title na mahaba yung title eh. Bakit Naruto pa din? Kasi in the... Sige, palin tayo ng mic. Sorry. Yan. Yan, go ahead. Kasi, di ba, new generation, so there will be a lot of kids that I would like to introduce the Naruto. Maraming bata during 2019 to 2020, especially the COVID era, may mga bata, nag-boom yung TikTok, and then, I would like to introduce them the Naruto. So, pinili ko yung Naruto, but, syempre, nahihiya ako, so, I don't put yung mask. Okay, ah. And then, through doing the hand seal and then the finger tatting, di ko na-realize na in 3 years, nagkaroon siya ng 12 million followers. Na mostly kids. When you see the comments, there will be a lot of kids commenting on my videos. And then, Naruto, because if I watch Naruto, I love Naruto. Nagkukwento sila kung nagkukwento dahil sa akin, na-discover na manood ng Naruto. Maybe hindi sa kanila nakakwento ng iba, ng mga tatay nila na maganda yung series na yun. Kasi ang pinaka-trending talaga na pinapanood ng mga iba ngayon is yung Demon Slayer, ayan, Jujutsu Kaisen. They forgot Naruto. So for the young generation, introduce ko sa kanila yung Naruto na hindi nila dapat pwedeng kalimutan yun. As time goes by, from new generation to generation, Naruto will still be Naruto and Naruto will always be present. Hindi pwedeng mawala yan. Okay, galing. Oo, at saka, yun nga, sabi nga niya, hindi na si Naruto ang kilala ng mga bata ngayon, eh, mga ano na yun. Alam na natin matanda na tayo, okay? Gets? Ang alam na ng mga generation ngayon, yung anak ni Naruto. Anak ng Naruto naman. Ayan. Tsaka naman ako natutuwa sa kanya kasi... Ito nga, di ba ako nakilala ka ako ng Choji? Talagang ginawa ko na nga naging brand na yung Choji. Na ngayon nga, iniisip ko ako, magre-rebrand ba ako? Kasi nga... Gana magre-brand! Hindi nga, kasi nga, because I'm using the name a character. Hindi siya pangalan ko, kumbaga. Oo. Kaya nung nakita ko yung sa kanya, sabi ko, sa kanya, umabot naman ng ganito. Pero hindi naman kasi Naruto nga kasi gamit niya. Oo. Ang ginawa niya, Mas Hokage. Oo. Pero naka-cosplay siya ng Naruto. Oo. Kaya parang naisip ko, baka pwede pa rin ako naka-Choji, pero iba rin, pero hindi ko Choji. Iniisip ko lang naman. Kaso kasi nakilala na nga ako ng tao as Choji kasi. Ang Choji TV ng Pinas. Yeah, kumbaga, kahit nga sila ko, sila Gloco, hindi na nga kiltawag ng mga tao sa akin. Kahit Choji na. Choji kanina, talaga eh. Tawag ko sa'yo, Choji kanina mas, eh. Mas naging Choji na yung pangalan ko. Kaya minsan, iniisip ko na rin na hindi na rin mag-rebrand. Tsaka parang okay lang naman kasi ano naman yun, pangalan lang naman. Oo. Ayun lang, naisip ko lang kasi nga, parang medyo na gagets ko siya. Ako pala, papi, bakit Choji yung akin? Kasi dati, nag-stop ako mag-cosplay. Pero nasa cosplay pa rin ako. Pero martial na lang ako lagi ng event. Okay. Then nagbalik ako ng event. Ngayon, Choji na lang yung pumasok. Choji na lang yung costume na meron ako.
Tapos, nag-vlog na ako noon. Ngayon, at nag-isip ako, anong channel pangalan ko? Sabi ko, ba't di na lang yung... Tapos, I do food vlog kasi noon. Oo, oh, eh, kaya... Ang pinaka-original ko talaga content noon is... Kumakain ako sa mga kakaibang kainan habang naka-cosplay. Oh. Hindi pa uso yung vlog noon. Oh. Pero sumisikat na sa Will Dasso Beach noon. Ayun, tapos doon na lumabas yung Choji, tapos Choji TV na, and ito hanggang ngayon na. Tinawag na ako ng lahat na Choji. Ayos. So yun ano, okay, going back, Vera. Sige. Let me get this straight, no? Kahit na I'm trying to figure out the question, let me get this straight, no? Just cool! Hindi, kasi tapos na tayo sa mga question time. Ito, kwentuhan na lang talaga to eh. Sige. If you will cosplay, di ba nabanggit mo sa akin, 11 Naruto cosplays. Aside natin yan, set aside natin yan. If you have a dream Naruto cosplay, what would it be? Yung Sasuke. Na 20th anniversary edition. Ooh. Art. And ooh, also yung Sasuke na ano, yung Kabuki. Nag-release kasi ng art for promotional art for the Kabuki Theater. Ooh. With Naruto and Sasuke na naka-kimono sila. Tapos si Sasuke naka-lip gloss. So you're also watching 2.5D na chatter. Yes. Meron yung ano, yung sa Naruto stage, yung late, live stage. Oh. Tapos meron din yung Kabuki, yung mas ano, yung mas theatrical. Mm-mm. Na ano, na parang yung mas theatrical. Dalawa yun. Nung yung Kabuki, nag-promotional sila dati. Yun yung talagang dream ko. Pero hindi pa ako marunong mag-dye ng fabric or mag-embroider in gold. Talagang gusto kong gawin yun. Ayos. So again, Naruto started as a manga by Masashi Kishimoto. And after all, it has been adapted into an anime series. A sequel. Another manga. Live stage. Cosplay. May light novel na ba? Madaming light novel, actually. Mahaba ba ang title? Usually yung mga title lang, it's character name or Shinden. Or meron yung Kakashi Shinden, Itachi Shinden. Yung light novel ni Itachi, it's about the days before he massacred the clan. Meron din yung kay Kakashi, which is yung blank period, yung nung Hokage siya. Bago pa maging Hokage si Naruto. Okay. Or meron din yung after naging Hokage siya. Meron din yung kay Shikamaru and stuff. Some of the light novels that were adapted into the anime as fillers or like semi-canon also. Mm-hmm. Pero until now, madami pa rin nare-release na mga new ones. Like, yung newest release right now is yung bonus chapter with Minato. Ooh. Yung origin of the Rasengan. Sorry. Ayos. Ito, okay. It's been confirmed right here on the stage na kapag tatanungin nyo yung tao kung sino dito mas well-versed sa Naruto, I'll give the handover to Vera Mare. Yan, si Vera po tatanungin nyo. Kasi I never knew that there was a Naruto light novel. Madami. Hindi nyo alam. Madami talaga itong binabasa si Vera. Kaya nga eh. Ang kulang na lang, itanong natin kung binabasa niyo raw or translated. Yung translated naman, syempre. Yun, no? Pero ano, masabi ko lang, ano, like, yung impact din sa akin ng Naruto, especially with my degree also. Kwento mo naman ano yung degree mo. Oh, degree, oh. Yung curious degree ko kasi is International Studies. Diplomacy. Yan. Yeah, so yung favorite topic ko talaga is yung geopolitical economy and ano, and interpolitical economy ng warring ng Shinobi nations starting from the warring states period to syempre ngayon to the Boruto era. Syempre ng warring states era. Mm-mm. Puro alliances lang yung mga clans, yung mga ganun. Laging may war and lagi siya naging evolve with right now time of peace and time of modernization. Modernization, okay. So, ando na ang role ng ninja doon. So, parang ganun yung mga favorite ko. Yung mga war crimes, mga political analysis, yung mga ganun. Galing talaga ni Bear. So, usually yung mga friends ko, when they get me started talaga, tuloy-tuloy na yan. Sige, of course, this is Naruto today. Ang babanggitin ko, hindi Naruto. Ayan, okay, sige. Siniit ko lang. Okay, now, gusto ko mag-focus yan. Alam niyo, paborito ko lahat ng mga to eh. Ito, revelation sa akin to, ladies and gentlemen.
there's much more than in the media adapted about Naruto. So okay, we cut off the discussion right now. So thank you very much. Pero of course, syempre, paunahin muna natin i-promote si Mas Hogar. Saan ka namin makikita sa TikTok at kung meron ka pang ibang social media? TikTok, Instagram, and YouTube, Mas Hokage. Aside from ano, hand cutting, hair cutting ba? Meron pa bang ibang content? Actually, pinaka-consistent yun. Finger tutting and seed. Pagtitignan mo talaga yung TikTok niya. Kaya so, ay, ang ganda ng reach niya. Kasi consistent talaga. Very consistent. Hindi, ito lang, kumbaga, one TikTok, one focus na, yun talaga. May niche kasi talaga siya. Very, ganda. Very deep yung niche. Sige. Vera, where can we find you? Si Vera po, lagi niyo po makikita yan. Joke lang. Go, Vera! So, I'm on Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, TikTok as Vera Mare Cosplay. Also, I'm also part of New Game Plus. So, nasa Facebook and Instagram kami. So, yung New Game Plus po, we're a barkada of cosplayers. So, we have sila Ten Cosplay, Nicola Burr, Cholo Tolentino. Check. Especially si Cholo ng IP. Ay, si Cholo, nako. I love you, Cholo. Si Cholo ng IP yan eh. Tapos si, anito yung mga, yung other members ng New Game Plus. Kanina si Bert, saka si Jaynar. Ngayon, it's Ten and Jin. They're here. Ayun po. Yan o, support. Bili na po kayo ng mga prints nila, guys. Dadaan tayo dyan mamaya. Can we also find you sa Via Mare? Kung kumakaong lilibre ako ni Choji. Libre mo, ha? Ano yun? Sabi niya, malilibre daw siya ng foods. Sa Via Mare. Saan? Via Mare. Hindi niya alam. Hindi ko alam. Hindi niya alam. Wala ko narinig eh. Choji, saan ka namin makikita? Choko lang. Saan niyo ako makikita? Lagi niyo po makikita. Every convention, always present, walang absent. Bakit wala ka sa kabila? Siyempre, dito ko eh. Ayun tayo eh. Ayan, every weekends, makikita niyo po ako sa lahat ng event. Always covering photoshoot, video, hosting, kung ano man, lahat. I can do everything, anything, mga kaibigan. Kulang na lang, tumambling ako dyan. Tumbling ka nga! And ayun na, no, medyo hindi na ako masyadong nakapag-vlog konti. Kasi nga, medyo nagpo-photog na din ako. Ayan, pero nasa event pa rin naman. Hanggat kaya mag-vlog, mag-vlog tayo. Kung kaya kong humawak ng camera. Kaso may kang hawak ko ngayon, kaya hindi ako makakawot ng camera. Pero at Choji TV, ano? Yes, Choji TV everywhere, kahit saan. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Pero mas buhay ako sa Facebook pa din. Mas doon ako active. Pero meron ako ng lahat. Para nakapag-follow ako sa mga friends, sa mga tropa. Ay, saan nila. Masabi ko lang about Choji. Madaming mga vloggers ngayon na sa mga cosplay. Pero si Choji, walang ano yan. Walang palpak. Ano yun? Laging kahit anong suot mo, kahit anong makeup mo, kahit naka-mask ka, kahit anong... Kilala ka. Ang gagawin kilala ka. Pangalan mo. Hindi yung character. Pangalan mo kalagay. Choji, gusto ko yung powers na yan. Mahirap na gano'y. Para... Mahirap ako ng powers na yan. Parang akong teacher minsan. Nahihirapan na ako. Hindi na kaya ng brain cells ko na makabisado lahat ng pangalan ng lahat minsan. Pero kilala ko. Oo. Pero minsan, pagkatanungin nila, uy, Choji, ano, natatandaan mo ba ako? Siyempre, natatandaan kita. Pero pag nasabihin yung buong pangalan mo, siyempre, minsan di ko na kaya yun. You can recognize them by eyes. I can recognize, pero di na kaya ng brain cells ko na yung whole name mo, kabisado ko pa, saan kita huling nakita, ano yung huling natin pinag-usapan. Ayun tayo. Lalo na every weekend may event ako, lagi ako may nakikilala, may nakakausap na tao. Eh ayun. Pero doon sila Vera, syempre lagi kong kasama yan. Sayan sila Cholo. Ayun lang. Ayan. Salamat sa lahat. Salamat. Thank you everyone. Vera Mare, Choji TV, and Mas Hokage. My name is Jay Agonoy, and you can find this video being recorded, and this is uploaded on youtube.com/Jay Agonoy. Also, syempre, may TikTok tayo. Yan. May Facebook tayo. Yan. Salamat po ng marami. Like, follow, share, subscribe. This has been Jay Agonoy with Keepsakes with Naruto Today of Red Cloud Interactive. Palakpakan naman dyan. Palakpakan!